Magandang araw sa inyong lahat. Ang aralin natin ngayon sa MAPE ay Health. Handa na ba kayo? Ang unang paksa ay nakahawang sakit, pandemyang COVID-19. Ito ay face mask. Ito naman ay face shield. At ito naman ay alcohol. Ito ang mga pangunahing kailangan nating pananggalang upang maiwasan natin na makasagap o makalanghap ng virus. Ang larawang ito ay ang hitsura ng coronavirus gamit ang mikroskopyo. Ito ay ang pinagmulan at ang pangunahing agent ng pandemyang kinakaharap ngayon ng mundo. Ano nga ba ang coronavirus? Ito ay isang malaking pamilya ng mga virus na maaaring magdulot ng sakit mula sa karaniwang sipon hanggang sa mas malubhang sakit tulad ng Middle East Respiratory Syndrome o MERS-CoV at Severe Respiratory Syndrome o SARS-CoV. Ang bagong coronavirus o COVID-19 ay isang bagong uri na laganap na sa buong mundo, kaya ito ay tinawag na pandemya. Maraming mga coronavirus ang natural na nakahawa sa mga hayop, ngunit ang ilan ay maaari ring makahawa sa mga tao. Ano-ano ang mga sintomas ng bagong coronavirus? Kasama sa mga sintomas ang lagnat, pagkapagod, ubo at pananakit ng kalamnan o katawan. Ang sakit ay maaaring umunlad sa igsi ng paghinga at mga komplikasyon mula sa pulmonya. Ang mga sintomas ay maaari ring isama ang pagduduwal o pagsusuka, pagtatae, panginginig, pawis sa gabi, namamagang lalamunan, sakit ng ulo, pagkalito, o pagkawala ng panlasa o pangamoy. Ang ilang mga nahawang pasyente ay nakakaranas lamang ng mga banal na sintomas, habang ang iba pa, lalo na ang mga matatandang individual at ang mga may kalakip na kalagayan sa kalusugan ay maaaring magkaroon ng mas malubhang sintomas. Ang mga sintomas ay maaaring bumuo ng 2 hanggang 14 na araw pagkatapos ng pagkakalantad sa virus. Kung nagkakaroon kayo ng mga babala ng emerhensya para sa COVID-19, kumuha agad ng medikal na atensyon. Kasama sa mga babala ng emerhensya, ang problema sa paghinga, patuloy na sakit o presyon sa dibdib, bagong pagkalito o kawala ng kakayahan upang pukawin, asul na labi o mukha. Ating tandaan, ang coronavirus ay isa sa mga seryosong sakit na hindi dapat ipagsawalang bahala, ngunit maaring maiwasan at masugpo kung magiging malinis, mapagmatyag, alerto at susundin ang pinag-uutos ng mga eksperto at kagawaran ng kalusugan. Ang susunod na paksa na ating tatalakayin ay daloy ng impeksyon, mabilis ang aksyon. Ang nakahawang sakit ay maaaring maipasa ng isang tao sa ibang tao. Ipinakikita ng daloy ng impeksyon ang mga sangkap sa pagdaloy ng karamdaman o impeksyon. Ang pagkalat ng impeksyon ay maaaring tuwiran o dituwiran. Maaaring maipasa ang nakahawang sakit sa pamamagitan ng likido at iba pang bagay gaya ng laway, sipon, ihi, dumi, at dugo. Maaari din itong maipasa sa pamamagitan ng personal na gamit tulad ng heringilya, suklay, tuwalya, tsinelas, at iba pa. Napapasok nito ang katawan ng tao sa pamamagitan ng paglanghap, sa balat, at sa sugat. Aalamin natin ang daloy ng karamdaman o impeksyon at kung paano ito na ipapasa sa ibang tao. Narito ang sangkap ng kadena ng impeksyon.
Narito ang unang sangkap ng kadena ng impeksyon. Causative infectious agents o pathogens. Ito ay ang mga mikrobyo o microorganismo na nagdudulot ng nakahawang sakit. Narito ang virus, bacteria, parasitic worms at fungi. Narito ang ikalawang sangkap ng kadena ng infeksyon. Ito ay ang reservoir or source o host. Ito ang lugar kung saan nananahan at nagpaparami ang mga causative agents. Ito ay maaaring tao, hayop, tubig, lupa, pagkain, tuwalya, pinggan, kutsara, tinidor at iba pa. Ang ikatlong sangkap ng kadena ng impeksyon ay ang mode of exit o labasan ng mikrobyo. Halimbawa nito ay sa bibig ng isang tao kung saan tumatalsik ang laway habang nagsasalita, humahatsing o bumabahing o umuubo. Ang sipon, dumi at tugo ay halimbawa rin. Ang ikaapat na sangkap ay ang mode of transmission. Ito ay ang paraan ng pagsasalin o paglilipat ng mikrobyo, causative agent sa ibang tao sa pamamagitan ng droplets. Ang droplets ay ang laway o liquid na galing sa tao. Airborne, sumasama sa hangin na nalalanghap natin. Ang foodborne, nakakain naman natin. Ang vectorborne ay naipapasa sa atin ng mga hayop o insekto na dumadapo o nangangagat sa atin tulad ng lamok, itis, daga, aso, pusa, at iba pa. At ang bloodborne ay nahahalo sa dugo na maaaring na iturok sa atin o sa sugat natin. Kaya kailangan, pag may sugat tayo, kailangan linisin at takpan para di madapuan ng langaw o iba pang insekto. Ang nakahawing sakit ay maaaring masalin sa ibang tao sa pamamagitan ng sunusunod. Paggagat sa pagkain ng may sakit o pagsalo sa kanilang pagkain. Hangin, tubig at lupa. Dugo, laway, dumi at ihi. Paghawak o paghipo sa infected na tao o bagay o kasangkapan. Ang ikalimang sangkap ay ang mode of entry. Daanan ng mikrobyo ang katawan ng ibang tao. Maaring ito ay sa pamamagitan ng bibig, ilong o balat. Ang bukas na sugat ay madaling pasukan ng mikrobyo, kaya kinakailangan ang higit na pag-iingat upang makaiwas sa impeksyon o sakit. Ang ika-anim na sangkap ay ang bagong tirahan o susceptible host. Ang sinumang individual na may mahinang resistensya ay madaling kapitan ng sakit. Pag ikaw ay malusog, hindi ka madaling kapitan ng sakit. Kaya ugaliin kumain na masustansyang pagkain, matulog at mag-ehersisyo. Pag hindi mo nagagawa ito, maaaring humina ang iyong resistensya at madali kang kakapitan ng sakit. Ating tandaan, maaaring maipasa ang nakahawang sakit sa pamamagitan ng likido at iba pang bagay gaya ng laway, sipon, ihi, dumi at tugo. Maaari din itong maipasa sa pamamagitan ng personal na gamit tulad ng heringgilya, suklay, tuwalya, tsinelas at iba pa. Nararapat lamang na malaman ang daloy ng kadena ng impeksyon upang mas maunawaan at maiwasan ang mga posibleng mayroon o nagdadala ng nakahawang sakit o karamdaman. Ang ikatlong paksa na ating tatalakayin ay daloy o paraan ng pagsali ng COVID-19. Makikita sa larawan ang daloy o proseso kung paano na ipapasa ang COVID-19. Ang taong infected ng virus, humatsing or umubo, tumalsik ang laway, sumama sa hangin ang virus, nalanghap mo, pumasok sa ilong, pababa sa lalamunan hanggang umabot ito sa iyong baga. Dumapo ang laway sa mga gamit na hahawakan mo. Ang kamay ay naihawak mo sa mga mata, ilong o bibig.
na isali na sa iyo ang virus na hindi mo namamalayan. Infected with coronavirus, ito ay ang taong na positibo at may dalang virus na maaaring makahawa. Ang droplets o laway mula sa pagbahing ng taong may dalang virus ay ang siyang posibleng dahilan upang makahawa. Droplets containing virus in the air. Ito ay ang pagsama ng droplets na may virus sa hangin. Droplets land in nose, mouth, possibly lungs, pagpunta o paglanghat ng droplets na may virus mula sa hangin. Droplets fall on surface or objects. Pagbagsak o pagsama ng droplets na may virus sa mga bagay. On fingers from touching, paghawak ng mga kontaminadong bagay. The droplets eventually get into nose and mouth. Mula sa paghawak sa mga kontaminadong bagay, maaaring pumunta sa ilong o bibig ng humawak. Ating tandaan, ang sakit tulad ng coronavirus ay hindi inaasahan o hindi alam ni numan kung kailan, saan at paano ito lalaganap. Nararapat lamang nating tandaan at isagawa ang mga paraan kung paano makaiwas dito. Maging malinis, mapagmatsyag, alerto at sumunod sa mga pinag-uutos ng kagawaran ng kalusugan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!